morning po mga kasabong. Welcome back po ulit sa aking channel, Sunny NTV, no? Ipagpaumanhin nyo, medyo may katagalan tayong hindi nakapag-upload. Kasi po, ang aking amo ay nasa politics, kaya medyo busy kami noon. Ngayon po, start na ulit tayo, mga kasabong, na ating mga video o vlog na ating i-upload, mga kasabong. Mga kasabong, ngayong araw na to, mag-cocord na tayo ng ating mga stag. Naalala niyo yung ating last vlog na nilagyan natin ng mga tali, yung paa. Ngayon po, mga kasabong, i-cocord na po natin sila. Mahirap naman po, mga kasabong, na mababad sila sa kulungan. Di ba po, sabi ko last video ko, dapat po sila ay nasa flying pen. Talagang pag-harvest natin po sa range, dapat po sila ay nasa flying pen. At dapat sinasamahan din natin sila ng inahen, no? Para maaga silang yung maturing ba? Maaga silang mag-mature. Eh ngayon po, kung maliit lang tayo, backyard lang. Kaya di ba ho, pagkagaling po natin sa harvesting doon sa range, nilagay po natin sila sa kulungan. Ngayon po, sinanay po natin sila sa tali. Nilagyan natin sila ng tali sa paa. Ngayon po, ika nga, sabi ko nga kanina, i-cocord na po natin sila ngayon. Ika mga kasabong, kunin natin sa kulungan. Ito na po mga kasabong, lahat ng mga stag na i-cocord. Sila po ay ano, mahigit na 5 months. Nakita nyo naman, manok na. Siyempre, alam nyo naman, pagkaganto manok. Tapos, mga kasabong, okay pa naman yung palong niya, hindi naman masyadong duling na duling. Sa ika 6 months natin sila po pumusan or mas maganda nga kung 7 months. Yun talaga ang age ng manok para pumusan, 6 to 7 months. Pero okay pa naman, tingin ko mga 6 months natin sila tanggalan ng palong. Record na natin. Tatanggalin ko na po yung mga tali nila. Tingnan po natin ang kanilang reaction pagka na i-cord na natin sila. Yan mga kasabong. Medyo hindi na sila ilap, hindi na sila ilang doon sa tali. Tuwan-tuwa sila na ibaba sila sa lupa. Yan mga kasabong, komo maliit ang space natin ngayon lingkod, rotation lang po, rotation po ang gagawin natin sa ating manukan. Dati ang ginagawa ko 3 days eh. Ngayon, para masanay istag natin, kahit 1 week. Ngayon, yung mga magulang nating manok, dating naka-cord, tatanggalin muna po natin. Sila naman po muna yung ikukulong natin. Tulad dito, bumagsak na po yung ano, yung balahibo. Ayan, pwede na natin silang ngaya muna sa kulungan. Para makapagtali tayo ng ano, stags.
pa mga kasabong ng bulok natin. Ito naman po yung ano natin, white kelso over a 5K sweater. Bulik cross super sweater. Actually, lima to mga kasabong. Ngayon, nabawasan tayo ng isa yung nakain nga ng sawa. Yan, kaya apat na lang silang bulik. Yan mga kasabong, medyo maangas na siyang tumindig ngayon. Mga nagyayabang na sila, yan yung mga ano, nagmamatured na sila, mga kasabong. Hey, hi. Hi guys. Hi guys. Yan, ito po yung ano, mga kasabong, ito po yung pangatlong bulik. Sa lahat ng bulik ko, mga kasabong, ito lang po yung medyo ano, mid-station lang. So, yung pinaka-mid-station. Pero ito po yung ano, pero ito po yung pinaka-bulto ang katawan. Yan, mga kasabong. Ito, hindi na po pwede na may manok dito na lalaki. Ang pwede po natin ilagay dito sa kulungan na to, manok lang po na babae. Kasi po, magkakaabutan po sila. Kaya, ito, kailangan natin tanggalin. Ito po yung pang-apat nating bulik. Dito mga kasabong,
dito na sila matututong ano, masanay sa init, masanay sa ulan. Dito na natin sila hahasain bago natin sila maging warrior. Yan, mga kasabong, isa lang, itong isang to. Ito lang po yung isang ano, nabubukod tangi na medyo mailap pa. Ito naman po yung ano natin, mga kasabong, white queso over a 5K sweater. Ayan. Ito medyo mailap pa. Wala ka dito, baka magbalian ng paa. Yan, mga kasabong, no, na-i-cord na natin, na-itali na natin yung mga stag natin. May natitira pa tayong apat. Pomo pito lang yung ating talian, mga kasabong. Yung apat nating natitira sa susunod na araw naman. Or di kaya, ilalagay muna natin sila sa scratch pen. Dito para naaarawan sila na kapag tukanan lupa, yon mga buwa-buwangin, ilalapag natin sila. Siguro sa susunod na araw ko na sila ilalapag. Baka bukas. Yan, meron pa tayong isa. Dito, meron pa tayong na red kelso over super sweater. Tapos dito naman po, meron pa tayo dito na dalawang white kelso tsaka isang super sweater din na ano, red kelso. Itong yan, tatlo na yan, mga kasabong, sasamahan natin na inahin yan para mag-mature sila, mag-early maturing sila. Medyo late maturing sila, oh, hindi pa sila nag-away-away. Yun po, mga kasabong, no. Ito po yung hindi natin na-i-cord dahil wala tayong cording area. Ito po yung white kelso over Gilmore hatch. Light lang po yung pagiging ano niya, green leg niya. Here. Pero ito, lalagyan muna po natin sila ng inahin para mag-matured. Yun, okay na. Naka-cord na. Pakita mo sa kanila kung ano ginagawa na ating mga iikot mo. Dadaan mo. Ha ha ha.
Yan po talaga ang una nilang gagawin, mga asabong. Maglublub sa lupa. Yan po ang sunbat nila. Yan po ang natural na paligo ng ating mga manok sa wild. Yun, no? Napakaganda nilang tingnan pag naka-cord na, mga kasabong. Siya nga pala, mga kasabong, no? Kung bago ka pa lang sa aking channel, no? Para naman na mas maganda ang ating panonood sa Sunny NTV, no? Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Sunny NTV. And please, don't forget din po na i-hit ang notification bell para po updated po kayo sa aking mga videos na aking ilalabas, mga kasabong, no? Okay, mga kasabong, hanggang dito na lang po ang aking episode ngayong araw na to. Gaya po ng dati, lagi ko pong pinapaalala sa inyo, mag-iingat po tayong lahat, mga kasabong. In long live po sa inyong lahat. God bless you all.